nagtuo sa walay jutang kataha, ngan sinumbong walay sala sa pagpatay, ubo sa paglaban sa iyang kadungganan pagkababae. Kilala nyo ba ang Queen of Visayan movies na si Gloria Sevilla? Si Gloria ay isa sa pinakamatandang aktres na nabubuhay ngayon, sa edad na 89. Siya ay kinilala sa kanyang naging ambag sa industriya, lalo na sa mga gawang Bisaya na pelikula noong 1950s at 1960s. Alamin natin ang kanyang buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Adli sa kinabuhi, ang imong nasubayon, dili ka makapili. May matarong may mahina ng bangaw nga nagabatay sa padli sa langit na atong gisubay. Si Gloria Sevilla ay ipinanganak noong January 31, 1932, sa Sibonga, Cebu. Sa murang edad ay nagpakita ng hilig sa pag-arte, ang batang si Gloria. Noon siya ay nasa elementarya pa lang, si Gloria ay madalas nanunood ng pelikula sa sinehan, na inaabot mula umaga hanggang hapon. Sa kanyang paglabas sa sinehan, ay memoryado na ni Gloria, ang kanyang mga naging paboritong linya sa palabas. Nang panahong iyon, ay naging paborito niya ang mga artistang sila Tita Duran, at Oscar Moreno, na mas lalong nagpasidhi ng kanyang pagnanais na maging artista. Siya ay nadiskubre sa showbiz ng Azucena Productions, sa isang high school declamation contest sa University of Visayas. Siya ay kinuha sa pelikulang Prinsesa Tinana, matapos niyang mapili sa 60 mga nag-audition para sa role. Dito ay unang nakasama ni Gloria ang kanyang naging asawa, na si Matrenilio Jr., na agad naman bumihag ng kanyang puso noon. Sila ay nagkasama sa ilan pang mga pelikula, at kalaunan ay naging magkasintahan. Ang relasyon ng dalawa, ay tumagal ng 5 taon, bago sila nagdesisyon na magpakasal. Si Gloria ang isa sa lubos na nagpaningning ng mga Visayan films ng panahong iyon, kaya naman siya ay binansagan bilang reyna ng Visayan movies. Kalaunan, siya ay nagdesisyon na subukan gumawa ng mga Tagalog films, at mula sa Cebu, si Gloria at ang kanyang asawa ay nagtungo ng Maynila. Ang mag-asawa ay parehong pumasok sa industriya ng showbiz sa Maynila, at naging matagumpay. Sila ay nakagawa ng mga pelikula sa ilalim ng Premier Productions, at si Gloria ay naging in-demand sa mga pelikula. Noon una ay nahirapan ang aktres na mag-adjust sa salitang Tagalog, subalit sa tulong ng kanyang pagbabasa ng Liwayway magazine, si Gloria ay nahasa sa pagtatagalog.
Maraming beses siyang na-nominate sa acting awards ng FAMAS, at ilan dito ay para sa Best Supporting Actress sa pelikulang May Bakas Ang Lumipas, Tatlong Mukha ni Pandora, Kami Kaawaan, Sapang Palay, Ito Ang Pilipino, Dodong Ko, Minsay Isang Gamo-Gamo at Banawe. Para naman sa pelikulang Ifugao, siya ay na-nominate bilang Best Actress sa Asia Pacific Film Festival noong 1955. Noong 1963, nakuha ni Gloria ang kanyang unang FAMAS Best Supporting Actress Trophy, para sa pelikulang Madugong Paghihiganti. Dahil dito ay mas lalong dumami ang mga projects ng aktres, at sunod-sunod ang kanyang naging mga pelikula. Subalit dumating ang isa sa pinakamalaking trahedya sa pamilya ni Gloria, nang ang kanyang asawa na si Matt Jr., ay di inaasahang pumanaw dahil sa plane crash noong 1969. Naiwan nito ang kanilang limang mga anak, at isa pang sanggol na nasa sinapupunan ng aktres. Ang trahedyang ito ay lubos na ikinalungkot ni Gloria, subalit ito ay hindi naging dahilan upang siya ay sumuko. Si Gloria ay nagpatuloy sa paglaban sa buhay para sa kanyang limang mga anak. Isang kaibigan ng kanyang asawa ang walang sawang tumulong sa kanya, sa panahong halos mawalan na siya ng pag-asa. Ito ay si Amado Cortez. Si Amado ay hindi nawala sa tabi ni Gloria, sa tuwing kinakailangan niya ng tulong, kahit siya ay binalaan ng ilan mga kaibigan, na baka mahulog ang loob niya dito, sapagkat si Amado ay kilalang playboy noon. Isang gabi, ito ay nagtapat ng pag-ibig kay Gloria, subalit tinanggihan ito ng aktres, at sinabing wala siyang nararamdaman dito, sa pag-aakalang ang layunin nito ay tumulong lang sa kaibigan na nangangailangan. Subalit si Amado ay nagpatuloy ng panunuyo kay Gloria, hanggang dumating ang pagkakataon, na habang nagsushooting si Gloria ng pelikulang Escape from East Berlin, ay biglang na-realized ng aktres ang nararamdaman niya kay Amado. Agad niya itong tinawagan, at sinabing tinatanggap na niya ang alok nitong pag-ibig. Ang dalawa ay kalaunan nagpakasal, na nung una ay civil wedding, hanggang sa nagkaroon din sila ng church wedding. Inakala ng iba na dahil sa pagiging kilalang playboy ni Amado, ay hindi ito magiging faithful kay Gloria. Subalit pinatunayan nito, ang pagiging mabuting asawa sa aktres, at tumayong huwarang pangalawang ama sa kanilang mga anak. Si Gloria ay nagpatuloy sa pag-aartista, hanggang ang dalawa sa kanyang mga anak na sila Matrenilio III at Suzette, ay sumunod na rin sa yapak niya sa showbiz. Si Gloria ay muling nanalo ng acting award, nang maiuwi niya ang Best Actress Trophy sa pelikulang Bad List sa Kinabuhi noong 1970, at isa pang Best Actress Award mula sa FAMAS, sa Gimingaw Ako noong 1974. Ilan pa sa kanyang naging mga pelikula ay ang Sapagkat Ikaw Ay Akin noong 1965. Sa Dulo ng Ating Landas, Mula Nang Kita'y Ibigin, at Sexy Commandos noong 1966. Mga Bagong Salta noong 1967. Suntok o Karate noong 1968. Si Inday sa Balitaw, Basta Bisaya, at With These Hands noong 1970. Mag-inang Ulila, at Plaza Miranda noong 1971. Little Solomon and Sheba, at Lagi sa Alaala noong 1973. The Pacific Connection noong 1974. Mariposang Dagat, at Bakyamo Neneng noong 1977. Mga Mata ni Angelita, at Jezebel noong 1978. Isang Araw Isang Buhay, Angelita Ako Ang Iyong Ina, at Aling-iw noong 1979, at marami pang iba. Noong dekada 80, ang pamilya ni Gloria ay nag-migrate sa Estados Unidos, upang subukan ang kanilang kapalaran doon. Mula sa limelight, sila ay naging mga ordinaryong dayuhan kung saan si Gloria at Suzette, ay nagsimulang magbenta ng mga mamahaling kawali. Si Amado naman ay nagtrabaho bilang insurance agent, at sila ay na-involve sa Ninoy Aquino movement. Nang ang dating presidente Corazon Aquino ay naluklok sa pagka-presidente, si Amado ay pinangalanan nito bilang Philippine Consul sa San Francisco, California. Habang nasa Amerika naninirahan, si Gloria ay gumagawa pa rin ng mangilan-ngilan mga pelikula, at lumalabas sa telebisyon, sa tuwing siya ay magtutungo sa Pilipinas.
Sa loob ng isang dekada, ang kanilang pamilya ay na-expose sa mundo ng diplomansya at pagsisilbi sa mamamayan. Sila rin ay naging aktibo sa mga Phil-American community sa States, hanggang dumating ang panahon ng kanilang pagbabalik sa Pilipinas. 2 taon matapos muling manirahan sa Pilipinas ang pamilya ni Gloria, isang panibagong trahedya ang nangyari, nang pumanaw si Amado, dahil sa chronic obstructive pulmonary disease noong 2003. Sa pagbangon sa panibagong trahedya sa pamilya ni Gloria, ang batikang aktres ay nagbalik sa showbiz. Siya ay tumanggap ng mga projects sa telebisyon, sapagkat ng panahong ito ay madalang na ang paggawa ng mga pelikula. Siya ay nakasama sa mga serye sa TV, tulad ng Ganda ng Lola Ko noong 2005, Care Home, at Captain Barbell noong 2006, Fantastic Man at Kamandag noong 2007, Joaquin Bordado, at Kapitan Boom noong 2008, Obra noong 2009, May Bukas Pa, at Andy noong 2010, Once Upon a Time at Budoy noong 2011, at marami pang iba. Siya ay huling nakita sa pelikulang Pagbalik noong 2019. Sa kasalukuyan ay 89 na taon gulang na ang aktres, at siya ay mayroon pa rin malakas na pangangatawan at mabuting kalusugan. Siya ay patuloy sa pag-arte, at lumalabas sa telebisyon pag may magandang mga offer. Si Gloria rin ay walang balak huminto sa pag-aartista, hanggang kakayanin ang kanyang pangangatawan. Siya rin ay proud sa kanyang mga naging tagumpay at narating sa buhay, sa kabila ng mga pagsubok na kanyang dinaanan. Naging malaking inspirasyon ni Gloria sa buhay, ang kanyang 7 mga anak. Ayon pa sa aktres, ay inaabangan niya ang panahon na sasalubungin siya ng 2 lalaking kanyang minahal, na sila Matt at Mads o Amado, pag dumating ang panahon na kailangan na niyang lisanin ang mundo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Gloria Sevilla, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Satanan, balisan.